mga nauna kong video, mga kabaro, ay pakita ko na to sa inyo. Yung mga gamitan natin. Ito yung sinasabing automatic kasi itong motor na to, ito yung kusang gagalaw dito, mag-tilt ito. Yung itlog, pag ganyan-ganyan. Kaya ito yung automatic na, hindi na tayo mag-manual. Isang masaganang ng araw, mga kabaro. Sa gusto natin na maparami ang ating alagang mga manok, inisip kong magkasimbol ng incubator. Subukan natin tong automatic na talaga. Automatic incubator na sariling gawa lang din natin. Pinakamura na to kasi itong mga kahoy-kahoy lang na ritaso. Tapos bago pa natin kasi dingdingan ng sinasa na kawayan, dapat ma-wiring nga natin kasi mahirap na pag mayroong dingding. So habang ganito pa lang siya, parang skeleton pa lang, ma-wiring nga na. So bago pang lahat, shout out muna tayo. Unahin natin si Boss Ariel Katabay. Boss, salamat. Ikaw ang number one na commenters natin. Sir Jigsby, hello. Magandang araw po sa iyo, sir. Madam Lolit Sinjong. Saka kay Engineer Dexter Sinjong. Sir, ayos lang dyan sa sindangan. I-promote mo yung aking channel dyan sa mga estudyante mo. Skydiver TV. At saka si Buyet 81 TV. Mga ano to, may mga channel to sila. So yan, subukan natin na i-wiring itong automatic incubator. Sa mga nauna kong video, mga kabaro, ay pakita ko na to sa inyo yung mga gagamitan natin. Ito yung sinasabing automatic kasi itong motor na to, ito yung kusang gagalaw dito, mag-tilt ito. Yung itlog, pag ganyan-ganyan. Kaya ito yung automatic na, hindi na tayo mag-manual. Para magiging automatic, kailangan mayroong ganitong sino timer. Ito yung magpapagana nito. Tapos, siyempre, hindi mawala itong pinaka-importante. Ito yung tinatawag thermostat, pero nakalagay dito temperature controller. Ang tawag. Marami pang ibang model nito, ibang klase. Ito lang yung napili natin. Ito lang yung pinakamura din na thermostat. So, ito yung kabitan ng ilaw at saka sa fan. Ito yung magkocontrol nito. Patay sindi. Dito yung sensor nyo. Yan. Pag nakabit na, kabit na tong ilaw at saka fan, pag nasensor na niya yung silit natin dito na temperature hanggang kailan lang ang init. Halimbawa, 37 man lang sa itlog. So, pagdating ng 37, shutdown. Patay ang ilaw, patay din ang fan. Tapos yung isit natin kung saan siya, kailan siya babalik, halimbawa sa 35, under siya uli o iilaw uli, automatic ito. Wala nang hassle. So, ito yung mga kagamitan natin. Yan. Napakita ko na ito dati. Iasimbol lang natin dito sa ating ginawang frame. Kahit anong design yung gusto nyo, ito lang yung inano ko, dalawang palapag kasi dalawa yung layer na binili ko. Pwedeng isa lang din. Isa lang gawin nyo, maliit. Ito lang din ang order nyo. Pwede rin damihan mo rin. Anim. Isi-series nyo lang. Yung ating box, ganito lang yung itsura. Yung frame natin lang ay ordinary yung kahoy lang to. Tapos, pinadikitan ko lang ng insulator. Hindi pa to tapos kasi lagyan pa natin to dito ng dingding na sinaasaan na kawayan. Yung finish product nito. Yan. Ito mga kahoy lang na ordinaryo, binalot ko lang ng para ma-preserve yung init niya. So, ganyan lang, hindi man to komplikado.
parang kayang-kaya nga ninyo ito, gagayahin lang din o gagawa kayo ng sariling design. Ang importante nito, yung init natin sa ating incubator, ma-preserve dito. Yan, para ganyan lang. Oh. Tapos ako lang din nag-isip na lagyan ko ng plastic para makita din natin yung itlog. Huwag tayong laging bukas ng bukas kasi masasayang din yung init sa loob. So, wiring lang muna tayo ngayon. Ito yung unahin natin yung sa pinaka power supply talaga kung saan doon magkuha ng kuryente. Matagalan kasi pag incubator, matagal ang proseso kasi ang daming gagawin. Magsubok pa tayo doon sa pag-adjust, pag-set ng ating mga thermostat at saka yung ating sino timer. Kasi nasa atin pa rin ang masunod kung ilang minuto natin ito paikutin, pagalawin, pahintuin. Nasa atin pa rin ang control. Yan, nandiyan na. Kabit na yung ating ano. Dapat tatlong saksakan kasi tatlo ang pag-automatic kasi tatlo yung plug na dapat makasaksak sa kanya. Pag sa inyo, hanap lang kayo ng pwesto na makikita nyo, mamonitor nyo agad. Kaya sa akin, dito ko nilagay sa gilid para kahit nakasirado ang ating incubator, dito tayo magmonitor. Ito yung pinaka-solusyon na mabilis paparami natin yung ating mga manok kasi nga pag maraming itlog, yung mga inahin, itlog ng itlog, kuliktahin mo, hindi sila maglimlim, panaitlog lang sila. Tapos, isang bultuhan din, pag mapisa lahat yung nandito sa incubator, ito'y 120 capacity ito yung gagawin natin. Kapit na rin natin itong ating sino timer. Nagtabi ko lang kasi para isang silip mo lang pag monitor mo. Yung dalawang ano natin, ilaw. Itong isa, maiksi, isa mahabang pagkagawa. Ako lang gumawa nito din kasi magkabila to para makaabot sa kabila kasi nandito yung thermostat. Kanya-kanyang magawa nito, iba-iba din ang style. Ito yung sa atin lang din, ito lang din ang medyo naisipan natin na i-plaster. Kasi nga ang purpose incubator, mapabisa mo lang yung itlog. Kaya yung iba nga nandoon lang sa karton. Ito sa atin, medyo ginawa natin itong automatic para hindi tayo masyadong maabala sa pag-ikot-ikot sa itlog. Kaya hindi man kamahalan itong mga ma-order natin sa ano. Mura lang naman to. Tayo lang mag-assemble. Tayo gagawa sa frame, mas makatipid na naman. Yan. Na yung ano. Dalawang lalagyan ng ano yan, bulb. Ito yung fan. Na ano rin to, mabibili lang dito sa ano, online. Iyan lang niya, yung init ba, i-distribute lang niya, yun ang purpose ng fan. Para maik, ma-circulate niya yung ano, init.
So, yan. Abot siya. Ayan, ang tamang setup niya. So, kasunod nito, pwede pagdugtong natin siya muna. Yung... Kami tayo ng electrical tape para i-wiring natin. Dito tayo sa output. Ito yung dalawang bulb. Tapos ito yung fan. So, kabit natin dito. Walang problema to siya. Magka kahit saan, basta naka align lang na hindi magduble. Tapos itong bulb kasi series din ito, pinagkabit nyo muna itong dalawa. Tapos yung isa dito sa kabila din. Yan. Tapos ito din isang side, kabit din sa kabila. Dito siya complicated, ano lang, baybayin mo lang ang wire. Yan. Ito yung hindi pa natin natipan, ha? Oh. Yung kabilang side, galing to sa ating thermostat. Yung itim, magkuha ka din ng tag-iisang linya dito. Isang linya sa fan, isang linya sa magkabilang ilaw. Ipagdugtong mo silang tatlo. Itong dilaw naman, yung kabilang wire dito, kabilang wire na naman dito sa fan, kabilang wire dito sa isang ilaw, sumasama naman silang tatlo dito. So, yan, ang tinatawag na series. Ito yung pinakaano pagkakurinte, dapat laging mayroong electrical tape kasi masunog tayo. So, lagyan natin ng tape. Dito tayo sa source, power supply ito. Ito yung pula at saka itim. Sa online, yan lang matanggap nyo. So, magkuha kayo ng ganitong wire. Kayo na lang ang magdugtong dyan. Ito. Ito, mabibili nyo lang din to. Saka madaling i-assemble to. Itong wire at saka ito, pinagawa na. Magawa lang yan. So, walang problema to siya. Kahit saan dito. Basta, tag-iisang kabit lang. Kabila sa kabila, ang isa din sa kabila. So, ito yung power supply dito to. Yan. So, pwede na to dito. Wala pang kurente. Yan, isang saksakan na siya. So, mayroon na tayong connection, thermostat, fan series at saka dalawang bulb. Yung bulb natin 25 watts isa. Pwede rin 50-50. Pwede rin 100-100. Yung thermostat natin, yun ang mag-control na mapatay hindi itong ilaw saka yung fan. Ito yung sensor. Ito yung magka-sense to siya ng sobrang init na maka-reach na sa temperature na sinisitting mo sa kanya, hinto na. Tapos, pag na-reach naman niya yung lamig na sinisit mo rin, gagana na naman ang ilaw. At saka yung fan, sabay yan. Kasi naka-series to yung fan at saka ilaw. So, ganyan lang. Ipalawit mo lang dyan. Kasi sensor lang yan siya. So, dito tayo ngayon sa sinometer sa nagpapa-automatic tilt. Titilt na ito, hindi naman ito ikot kasi
ilang angle lang itong mag-tilt. So, dalawang layer ang inano ko. Dalawang palapag. So, dyan lang din siya. Lagay lang yan. Pusa na lang yun siya. Mag-automatic lang doon siya. Pag malagyan ng wiring. Series na naman natin siya para gagana. So, wiring nga natin. Ito yung input niya. Kukuha din siya ng source doon. Dapat ipasok muna natin bago eh. Kasi naka, ano lang siya, parang jack lang siya. Lagay ko na ng electrical tape kasi para hindi magdikit, baka mag-ground. Wala ito problema, basta dito ka lang mga side banda. Ito yung input niya. Ito mo siya ilagay. Walang problema ito siya kabila kahit magbaliktaran. Ang lagay basta dito banda. Saksak na. Punutin natin. Hindi. Ito. Ito na naman siya. Kabit. I-rinse lang natin ito mamaya para hindi magulo. Tapos ito na yung pinaka-importante. Tayo lang din ang naggawa nito ng wire. Ganito ito siya. Ito yung i-plug pa rin natin. Tapos kay series ito, ito yung galing din dito sa sine timer natin. Ito yung mga wiring nito, pinagdugtong, pero ito yung binili ko lang din kung nang tumira nito. Wala tayong prescribed na galing kasi sa Shopee, ganito. Ang problema, wala akong kadugtong nito. O yan ang problema. So, nag-ano lang ako dito. Gawa-gawa ko lang ng sariling gamit, kaya nilagyan ko ng electrical tape para hindi mag-ground din. So, mabibili lang din to sa mga electrical supply. Pag wala kasing ganito, hanap ka ng ibang paraan. So, ito yung naano ko. Isipan ko na gawin yan lang. So, ipasok na naman natin ito kasi sa sine timer ito siya. Kabit na naman natin. Ganun pa rin. Kahit saan to siya, basta yung partner niya dito banda, walang problema. Yan. So, ito na. Ito yung pwede natin ipagpalit kasi XA siya. Balik natin papuntang motor ng IG3. Ito yun. Yan. Kahit saan dito, kasi series lang to siya eh. Yung isa sa baba, yung isa sa taas. Ngayon, medyo i-rinse natin konti ang wire. Yung sa ilaw, ito i-ganyan natin. So, double check natin.
Kaya na mga kabaro, tapos din natin pag-wiring. Basta kompleto tayo sa gamit, saglit lang at saka sana nasundan nyo yun. Hindi naman ito masyadong mahirap. Tante dito gagana lahat. So i-update nyo lang kayo kung mag-paandar tayo nito. Saka siyempre patapos din ito lahat kasi may dingding pa ito na sinasan na kawayan. Tapos dito pa sa ano niya. Dito pa yung hatch natin, hatchery. Kailangan pa ito. Tapos dito, pag maglagay dito, mayroon pa yung tubig. Nagayon ng tubig. At saka, pinakadabist, mayroon pang uling. So, yan ang mga kabaro. Hanggang sa sunod nating pagkita. Tuloy-tuloy ang pag-share, subscribe. Huwag mainip sa panood sa aking mga videos. At ito ay para makatipid tayo sa ganitong mga paraan. Salamat. Hanggang sa ulitin. Bye-bye and God bless.